Hi. Alam kong nagtataka ang iba sa inyo kung bakit merong isang taong dumating sa inyo na akala ninyo ay magiging matalik kayo magkaibigan or akala nyo magiging magjowa kayo, pero bakit bigla na lang nag-disappear? Bago natin talakayin yan, shout out muna tayo para kay Ma'am Flor Nicolas ng La Maria Academy. God bless po sa inyong pagtuturo. Shout out para kay Mr. Jerome Andaya. God bless po sa inyong negosyo. Shout out para kay Erica Eugenio, ang aking student sa UCU, nag-graduate na. God bless po sa inyong graduation, happy graduation, and God bless sa pag-build ninyo ng inyong career. Sa inyong jowa po na panalong-panalo, si John Rodolph Cedric Ilumin. God bless po sa inyong graduation din. Ang unang dahilan kung bakit nag-goes ang isang tao ay baka na-realize ng taong iyon na akala ninyo ay magiging magkaibigan kayo o magiging magjowa kayo, siguro na-realize niya na kapag nagpatuloy yung inyong communication, ay baka ma-fall kayo sa isa't isa. At baka sa kanya ay in a relationship siya, or baka hindi pa siya talaga ready na pumasok sa relationship at ayaw niyang ikaw ay masaktan. Kaya ang ginawa niya ay nag-disappear na lamang siya. Pangalawa, baka yung style mo ay naka-offend sa kanya or na-intimidate siya sa'yo or na-inferior siya dahil baka ang dating mo ay dominante or mas angat ka, mas magaling ka kaysa sa kanya. Kaya nag-disappear na lang siya dahil bumababa yung kanyang self-esteem pagka kasama kanya. Pangatlo, baka wala siyang nakitang chance na pwede kayong magkaibigan or pwedeng maging kayo. Baka sa'yo ay meron naman pero hindi mo pinahalata sa kanya. Kaya ayaw na niyang magsayang ng panahon, kaya biglang naglaho. Pang-apat, medyo real talk tayo dito, pero ito talaga yung totoo na nag-ghost yung mga iba kasi merong napansin sa kanila na hindi nila talaga type. Maaring physical matter, kasi yun ang sinabi ng mga nag-ghost na nakausap ko, at aminado rin yung mga ibang nag-ghost na isa talaga yung dahilan na yun, yung physical matter. And also behavior. Alam nyo kasi, hindi natin dapat baliwalahin ang personal development spiritually, emotionally, mentally, physically, in every aspect of our life. Kailangan talaga itong ma-develop. Kasi ang pagpili ng magiging partner, katulad lang din yan ng pagpitas ng prutas. Mas pipiliin mong pitasin yung hinog na. Yung pagkahinog ay nahahalintulad siya sa maturity ng isang tao. Pag fully developed ka, ready ka ng pitasin for relationship. Mahirap kasing kalimutan, mahirap iwanan, no? Mahirap baliwalahin yung fully developed ang kanyang personality. Kaya kung ikaw ay nag-ghost, kulang pa ng personal development. Hayaan mo na yung inang, hayaan mo na yung nangyayari kung ikaw ay nag-ghost. Manghihinayang yung nang-ghost sa'yo kung i-develop mo yung sarili mo. Malalaman niya isang araw na ikaw ay fully developed na sa iyong character and every aspect of your life. So, ito ang maging aim mo ngayon para mahirap kang iwanan. I-develop mo ng husto ang iyong personality. I-develop mo ng husto ang iyong pagkatao. Lahat ng bahagi ng buhay mo i-develop mo. Mahirap kang pakawalan
pagka-well-develop ang iyong pagkatao. This is Sir Paul, always reminding you that no matter what you are going through, you can still enjoy your life.